meron po tayong client tripping ngayon sa Edesa, San Jose del Monte, Bulacan. So, habang nag-tripping, sasabay ko na rin siya sa pagbablog, di ba? Para naha-house tour na rin kayo at nabibigay ko na rin yung mga details, di ba? Napakaganda ng location niya, guys. Walking distance siya dito sa may San Jose del Monte People's Park tsaka Sports Complex. Tapos, dito na rin dumadaan sa road na to. Ayan, main road yan, along the main road. Dumadaan dyan yung mga bus papuntang Divisoria, Monumento, Balintawak, Kamatchili, via Bocaue exit. San Jose del Monte po is a non-flooded area, 100%, okay? Napakaganda ng location ng Edesa, pre-selling project, townhouse, tsaka single attached. Tapos, pwedeng bank or pag-ibig. Pakita ko sa inyo. So, ito guys, so, ito ay main road. Ayan na po, Edesa na po yan dyan. Ito yung People's Park. San Jose del Monte, People's Park. Bagong-bago pa rin yan, guys. Guys, dito po, ano ha, pagka gusto nyong mag-tripping sa Edesa, bawal kasi mag-walk-in dito. Kailangan by schedule, at kung gusto nyo na ako ang mag-assist mismo sa inyo para smooth yung maging process, tapos maka-avail pa kayo ng promo ko, if ever. So, contactin nyo lang ako directly. Nakikita nyo naman dyan yung aking Viber and WhatsApp number. Just contact me, guys, for the sample computation tsaka yung exclusive viewing appointment for Edesa. Ay, Kuya, good afternoon po. Ako na lang ba po, Kuya, or pati si ano, client? Yung agent lang. Ako na lang, sige, sige. Kuya, nakabukas na po yung ano, mga model. So, bali, ano to, ma'am? Ma'am Bel, ito yung single attach nila. Meron kasi silang dress up, may gamit, yung design. Tapos meron din sila yung mismong actual turnover na wala talagang gamit, yung bare type, yung walang tiles. So, titignan natin yun. May single attach sila, meron din silang townhouse. Ganun siya. Ang ganda ng location na, ano mo na to, diba? Familiar ka rin dito. Nakita, dumaan, galing yung tongpang, nakita ko. Oo nga. Bukas naman na yata. Siguro unahin natin mas maganda yung ano eh. Ito ba yung bear? Hindi, ito yung may gamit eh. Dito tayo sa bear type. Single attached or townhouse, lahat naman may carport. Nakita mo ang laki ng garahe. So, kahit SUV talagang ano siya, kasyang-kasya, sobrang laki niya. May garden ka pa. May malaki ka pang space sa likod. Kasi ang minimum lot nito 80 eh. So, 80 square meter to. Ayan, may access ka dito. Meron ka pang space sa backyard. Hanggang... Hindi naman hanggang doon ah. Hindi hanggang dyan. Mga dito. Mga ganyan. Basta 80. Kasama to. Kasama to ah. Hindi na yan. Kung alimbawang ang makukuha mong lote, siguro mas malaki pa sa 80. Kasama yon. Pero pag mga minimum lot, hanggang dito yan. So, pwede mong gawing garden or dirty kitchen, laundry area, yung likod. Pero ang laki pa talaga nung space pag single attach yung kinuha mo. Kasama to. Kasama yan, oo. Kasama yan sa 80 square. Tapos yung ito, bare type siya. Ano, kala ko binuksan ni Kuya. Ayun pala, matigas lang. Ayan. So, ganito yung tinatawag nating bare type. Yes. Pag bare type, may freedom ka na ma-design mo yung bahay mo. Mami, makakapili ka ng tiles na gusto mo, 'di ba? So yun yung maganda sa bare type. Tapos ganun din sa kitchen top mo. Makakapili ka ng design na gusto mo, pwede ka magpa-customize diyan ng cabinets. Yung CR niya, nakaganyan na siya. Kahit hindi mo na ipagawa, pero pwede mo pa ring mas pagandahin yung CR. Yan, mataas naman yung ceiling niya at yung ceiling maganda na rin dito sa first floor. Yan. Ito ang single attach si Sora. Naka-ready na yung kanyang mga electrical wiring, yung mga windows ay sliding. Be careful.
careful. So, yun, dahan-dahan lang. Hindi kasi ako na. Yung anak kong gusto niya siya yung humawak ng video. Kaso, baka tabi-tabi niya naman Amira, diba? So, eto na. Be careful here. Diba, ito na yung second floor. Ikaw na rin yung makakapili ng gusto mong design ng tiles. At ang provision nito, dalawang kwarto. So, dalawang kwarto at merong balcony. At ayan, ang lalaki ng mga door niya. Tapos, hardiplex for ceiling. Kasi ikaw na yung magpapaano eh. Ceiling. Oo. So, yun yung mga... Oo, provision for aircon. Yes. Yeah, ito si Sora single attach. Yung mga electrical wiring, naka-ready na. Oo, so ano na lang talaga, tile ceiling, yung mga ganun. Meron itong dressed up eh. Para pagka, ano, ma-imagine mo na siya pagka may gamit, may tiles, yun, si Sora. Tara, pakita ko sa iyo yung ano. So, ito siya sa labas, Sora. Yan, ito yung kanyang dressed up. Sora dressed up. Yan. Pasok kayo, oh. Amira, huwag kang mag-ano ng mga gamit, ah. So, ayan na siya pag din-rest up. Si Sora, single attached, diba, no? Ang ganda, no? Ano siya? Minimalist, modern. Tapos, talagang gamit na gamit mo lahat ng space, diba? Oh, diba? Pwede mong ipa-customize pa ng ganito yung iyong kitchen. Oh, not bad, no? Nang nilagyan na ng gamit. Ang ganda na. Oh, diba? Pwede niyong gayahin to as inspiration. Oh, pwede mo pang lagyan ng mga andito. Ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-interior design nila kay Sora single attached. Pati nga yung pag-improve ng kitchen, ang ganda eh. Si ano din, no? In-improve din, no? Pansin nyo? Pati yung toilet and bath, in-improve din nila. Sige, akyat tayo sa taas. Oo. Yung sa second floor, ano, hindi, actually, hindi siya vinil. Hindi vinil. As in yung tiles talaga. Tiles talaga yung ginamit, hindi vinil yan. Iba kasi yung itsura ng vinil eh. Ayun o. Ito yung mga bagong uso ngayon ng mga tiles, yung pahaba. Ang ganda. Diba no? Kaya ang maganda sa bare type, kasi pag pinagawa mo, magkasabay mo nang ipapakustomize yung closet, diba? Sabay mo siyang ipapakustomize. Ganda o. Diba no? Family of ano? Four. Pwede na, kasi ito master's bedroom. Yung baby mo. Diba, no? Malaki ang closet mo. Oo. Oh, balcony. Maganda ang view. Ganda siya. So, view kapag kagaling ka naman sa taas. Ang ganda, oh. Ang ganda ni Sora. Single. Attached. Ayan. Sora, single, attached. Dressed up and bare type turnover. Meron pang townhouse. Ganda. It's nice. So, ayan o, ito si townhouse. Yama townhouse. Kapag inner, ma'am, ganito yung tawag dyan. Inner. Sa gitna. Pag mga end unit, although mas mahal sila, syempre, kasi nga, mayroon kang extra na lote, di ba?
So meron tayong mga ganun na mas malalaking lote pero end unit yung townhouse. Unahin natin dito sa Yama Townhouse. Minimum lot nito 50. Pero kahit inner lot ka, napansin mo kahit SUV ka siya. Kasi ang laki nung ano, ang laki nung garahe niya. Yung carport niya, oo. Maluwag, sobrang luwag. Malaki siya. Hindi binuksan ni Kuya. Ay, wait lang. Pabukas ko nga. Okay, unahin natin si bare type turnover ng townhouse. Yan. Ito na ang turnover ni Yama Townhouse. Mas lumiit na kasi yung floor area niya, kaya straight, parang straightforward lang. Straight, yan. Ganito yung kanyang ceiling. Meron si inner na dirty kitchen dyan. Yan, yan pa yung space niya. Oo, hanggang dyan yung space niya. Laundry area. Ay, nakalak. Nakalak lang pero may tiles yung CR. Nilak nila yung CR. Si townhouse. Mataas din yung ceiling. Ganyan na rin yung kanyang ano. Painted. So, ano na lang to? Tiles. Tiles na lang. Sa baba. And then, sa taas naman, Yama Townhouse. Yan. Bare type turnover. Provision for 2 bedrooms. Ganito na yung kanyang turnover. Yan. Sliding yung kanyang sliding window. Tapos yung ceiling niya, ayan. Kaya itong mga nakalawit na mga ganito, kasi pag nilagyan kasi ng ceiling, para naka-ready na talaga lahat eh. Kasi kaya naka-ano yung mga electrical wiring, naka-ready pag tinurn over. Yan, high ceiling din siya. 2 bedrooms din ang ano dito, Kasia. Dalawa rin. So, ayan siya. Yama Townhouse. Ang next natin pupuntahan, yung dress up ni Yama, yung may gamit. Oo. Kung ano naman, pasok naman sa salary requirement. Go for Sora, single attached. Ito yung, kailangan pala nakahubad. Nakalimutan pala natin maghubad ng ano. Anyway. Slippers. Hindi naman tayo pinagan. So, ayan na. Diba? So, para siyang nagmukhang ano. Alam mo yung mga condo style. Yan. So, minimalist design. Si townhouse na Yama, kapag dinress up mo na ganito siya. So, dito yung magiging living area mo. Itong ilalim ng hagdan talaga kasi pwede mong magamit yung space niya. Pwede mo to talagang gayahin eh. Ganitong ganito para ang ganda. Para maximize yung space. And then, ganito yung magiging ano mo oh, sa dining. Para kung 4 people yung nakatira, di ba? 1, 2, 3, 4. And then, tingnan mo ang ganda ng ginawa nila dito. Kasi, itong maliit na partition na to, dito na nilagay yung fridge. Ayan o. Oh, yung malaking fridge. Yan. Tapos, simpleng kitchen top. Nakalock lang yan. Ayan, ayun. Na-open naman. Ang ganda. Very nice. Ayan yung mga pag-ano effects. Pati nga yung toilet and shower. Ang ganda o. Oh. Mas pinaganda pa. Yan. Si Yama Townhouse to. Townhouse, Yama. Dressed up. And then, yung bedroom niya naman sa taas, ganda na rin. Pag nilagyan mo na ng partition, ng tiles, sobrang ganda na. 2 bedrooms provision, Yama Townhouse. Pwede mo tong palitan ng double deck or bed bunks kung may anak kong dalawa, di ba? Or family of 4 kayo. Yan, di ba? Nagmukhang hotel style. Kasi ang ganda nung ginawa nila dito ang design eh. Double bed oh. Queen size. Ganda. Ayan. Di ba? Ayan oh. Tapos yan yung ginawang ano. Customized na closet.
Very nice. Siyama Townhouse. Ang ganda. Oh, ayan na dyan na dumadaan yung ano eh. Yan sa entrance gate na yan. Yung mga bus pa Quezon City, Metro Manila. Dyan na dumadaan. Tapos ang mga amenities dito ma'am is swimming pool, parks and playground, function hall, may amphitheater, may ganun pa sila, covered court. Yun. Oo, complete amenities siya.